Pero kasi naka-outfit muna tayo dahil galing tayong Antipolo. Malamang, hindi na kong busy kung wala naka-oras. Pasado alas 3. Kailangan makabalik ako sa shop ng alas 4. So, tara na. So, dito na tayo sa C6. Dumaan ay dyan sa may ferry station. Kasi malayo na doon. Wala na akong oras. Ay, wait na ako. Galing pa kasi ako na. Antipolo. Ayan, may parang dalawang bundok. Oh. Sarap muna tayo doon. Oh. Alright, let's go guys. Doon tayo sa napindan dada. Nakita nyo naman, iskinita dito. So, hindi tayo pwedeng mabilis ng takbo. Kasi nga, bigla-bigla may mga sumusok ng mga bata dyan na naglalaro. Oh. Nakita nyo, may mag-ama doon sa tabi ng kalsada. Mabalik pala tayo doon sa ating lakad ngayon. Tuwing hapon kasi, bago ako pumasok ng trabaho, alas 3 pa lang, pumupunta na ako ng supplier. Gaya ng sinabi ko kanina, dapat bago mag-alas 4, nakabalik na ako doon sa tindahan. Sa makatuwid, oras ang hinahabol natin ngayon. Kaya lang, hindi tayo pwede mag-volume ng takbo dito kasi nga, iskinita nga. Pag may mga sako na kasi ako na-empty doon sa tindahan, naagad ko na agad. Bibili na agad ako dun sa supplier. Kasi paghihintayin ko pa yung purchase order ko, siyempre matagal pa yun. Sandali, kakaliwa tayo dito sa iskinita na to. May mga tambay pa din. Paano kasi, malamang sa loob ng bahay nila mainit. Kaya yan, sa labas na lang tambay. Siya nga pala, pagdating dyan sa unahan, sa may iskinita ulit, marami iskinita, ano? Dyan natin makikita yung ferry boat ng pinagbuhatan. Yan o, pagkaliwa natin dyan sa kulay blue, maaalala ko dito banda. Muntik na ako makabangga dito dati. Ayan yung ferry boat station, guys. Dati pinangarap kong makasakay dyan sa barko-barkuhan na yan eh. Hanggang ngayon, pangarap pa din. Dati kasi, wala naman akong maisip na puntahan para sakyan yung barko-barko na yan. Ngayon, naisip ko, nasasakay lang, tapos babalik lang din ulit. Parang trip-trip lang ganun. So, eto, kumaliwa na tayo mga guys, tapos iikot tayo din sa may parang pang-pang na yan. Dati, inakit namin ng ate ko yan. Bumili lang kami ng isda sa napindan eh. Kasi nga, gusto namin mag-short. Eh, hindi ko na inulit. Kasi nga ako, matatakotin ako, malululain sa mga ganyang-ganyang pang-pang at saka matarik. At dito na tayo kakanan. Kasi nga, akit tayo ng tulay papuntang napindan. Sandali lang ha, kailangan mag-slow down tayo dito kasi nga highway pa naman to. Mamaya mahagit tayo dito tapos hindi tayo bayaran. Oh. Narinig nyo, hindi pa nga ako lumagpas dito sa ano, marami na nagbubusina. Ganyan ka-hyper yung mga yan. Tapos pagdating sa unahan, babangking-bangking pa kunwari. Nag-disgrasya naman. Ayan, iyak-tawa. Ngayon, nandito na tayo sa ibabaw ng tulay. Siyempre, sa ilalim nito tubig kasi nga dyan nga dumadaan yung barko-barko. Nakita na yung nasa unahan natin. Oh, babangking-bangking pa yan. Tapos baka mamaya, gracia, ayaw na tayong umabot sa ganyan. Malay mo naman, hindi lang natin alam at sila pala ay mas nagmamadali pa kaysa sa atin. Hindi pa unahin na lang natin, no? Sana ganito na lang yung biyahe natin, laging walang traffic para dire-diretso. Tsaka sarap kayang mag-rides ng ganito. Sa akin, kahit direct yung araw, okay lang sa akin, basta dire-diretso yung takbo. Naalala ko yung lugar na to. Dati kasi, dito ako nagpa-practice ng motor. Doon sa unahan pa sa may kaliwa, tatawid ka nga lang muna. So guys, slow down muna tayo kasi kakanan tayo dito. Ito kasi yung way ng napindan, papunta tayo doon sa may labao, tas diretso na tayo ng kalawaan. Napala, dito sa kahabaan na to, ito yung talipa pa naman na napindan. Dito kami bumili ng bangus ng ate ko dati, kaya umakit kami dun sa may parang bundok sa may tuktok nung dinaan natin kanina kasi nga nag-shortcut kami. Matuwa ka sa lugar na to, kahit makipot, andito lahat, may school, may parang fire department, may parang multi-purpose yata yun, at saka dun sa dinaan natin kanina, meron pa siyang convenience store, yung sikat ngayon, yung Dali ata yun. Tapos, sa unahan naman, may mga church. Sigurado ako sa lugar na to, marami nag-aalaga ng mga manok, kaya naisip ko lang na baka pwede akong magtayo dito ng ano, feed store. Ito yung malupit dito. Hindi ka basta-basta mag-overtake. Kaya ang gagawin mo, hahanap ka muna ng tempo. Kaya nito, may nauna sa atin na tricycle, mga karga po, mga soft drinks. Kaya tisimpuan natin siya bago tayo mag-overtake. Pero tingnan mo naman, ang unahan, ang luwag-luwag, di ba? Pero kung hindi lang sana makipot yung daan, yung diretso lang ba, aba? Kanina pa tayo nakarating doon. Pero syempre, samahan natin palagi ng pag-iingat. Tandaan nyo yan. Hindi naman porque tinatawag ka ng driver o nakahawak ka na ng modibela, aba, palilipa rin mo na yung motor mo. Wag ganon. Mga kapwa ko driver, kapag ka nasa
sa daan tayo, dapat laging nakalulang ating emosyon. Kasi nga init-init na ng panahon, huwag na natin sabayan, ano? Ayan, dahil nakamotor lang naman tayo, pwede tayong sumingit-singit sa kung saan bakante. Dapat yung clear lang, ha? Tsaka dapat magbaon tayo ng mahabang pasensya, tsaka maraming ingat. O, yung kagaya nito, wala namang tao, parang tayo-tayo lang, di ba? Pwede natin isisenta yung takbo. Mga ganun ba? Tapos, baba mo na lang kapag kamara sumikip na. Ganun lang yun. Alam nyo, minsan nakakatakot man o parang delikado man. Kaya lang, nararamdaman ko kasi kapag ka nagda-drive na, parang nawawala na ako sa akin sarili. Yung tipong nagda-drive na lang na hindi ko nga namalayan, maya-maya nandoon na pala ako sa aking destination or sa location. Kagaya nito, hindi ko namalayan, hinto na pala tayo kasi nga medyo na traffic ng konti. Kaya makikisabay tayo sa daloy ng trafiko. Dito no? Pala sa kahabaan ng Labaon na yata to, tapos sunod nito, Kalawaan. Itong mga gilid-gilid nito, maraming mga pabrika, kaya nakikita mo, marami kang makakasalubong ng malalaking sasakyan. Kaya mas lalo tayong mag-iingat, mga ka-driver. Hindi naman lingid sa ating kalaman na yung mga truck na yan, abay, delikado yan. Kaya tayo na lang mag-adjust. Yan, kagaya ng mga ganyan, mga e-bike, diba? Kaya kailangan ihanda mo yung sarili mo ngayon dahil minsan bigla lang gigitna yung mga yan, biglang liliko na hindi nagsisignal, e-trike pala. Minsan kasi yung mga yan, hindi gumagamit ng side mirror. Tapos, dito pala sa gawing papuntang Kalawaan, marami na rin dito yung mga pakurbang daan, kaya magugulat ka na lang yung mga malalaking sasakyan, bigla na lang susupot sa harapan. O, ayan, may e-trike na naman, kaya tayo ulit ang mag-a-adjust. At saka dyan sa may pakurba na yan, sa lahat ng mga kurbang daan dito, meron talagang mga nakatayo na, ano ba, mga checkpoint ba yan? Or ano bang ano nila dyan, papel nila dyan sa gitna ng kalsada? Kasi nga, hihintuan ng mga malalaking sasakyan, tas hagisan ng barya. Ayun, nakita mo yung malalaking sasakyan na yon, delikado yon. Kaya kailangan hindi ka pwedeng sumuot or sumingit kasi yung buntot nun papalo talaga sa'yo at sasagiin ka talaga. Kaya huwag ka nang sumugal, huwag ka nang magtangka. Marami dito mga cargo trucks, kaya ang lalaki nila. Dahil sa side na yan, side by side na yan, mga warehouse. So papasok na tayo sa parte ng Kalawaan. Nakita niya yan, yung arco na yan. So nandito na tayo sa Kalawaan kung nakita niyo. Kung hindi kayo. Ayan, isa pa to, yung nakaitim na yan. Biglang gigit na sa'yo yan, parang wala sa sarili. Parang dito naman sa parte na to, kapag alas 4 siguro, or mga rush hour, labasan din ng mga cargo trucks. Yung mga trucks na parang paputang pier, kaya sobrang traffic. E ako naman, nahirapan ako sumingit-singit dahil mga sako-sako na nga yung dala ko. Kaya pag umalis ako ng bahay, mga alas 3, makakabalik ako ng tindahan yan, mga alas 5 na. Kaya yung mga customer kong nagpapakain ng mga manok, wala na. Kinabukasan, away na nila ako kasi nga ang sabi nila late daw ako magbukas e magpapakain kasi sila lasing. So, totoo lang mga guys, mga kalteng, mga ka-driver, ang init-init. Yung init ng araw, yung sikat ng araw para nangungurot sa balat. Kaya lang, natutuwa ako at saka masaya ako sa ganitong way of life, lifestyle. Kakadaldal ko dito, malapit na tayong dumating. Mga ilang split ko na lang nandudun na tayo. Mayigi kasi yung kahit papano, nagdadaldal ka kahit ikaw lang mag-isa. Para alam mo yun, papalipas oras, hindi ka maiinip at saka hindi mapapanis yung laway mo. At lalong-lalo na hindi ka dapat antukin kasi bawal yun, nagda-drive ka eh. Ako nga, pasunog na ng pasunog sa araw eh, kasi nga laging nasa daan. Kaya kanina, umalis ako ng tindahan alas 12 para magpunta lang ng Antipolo. Tapos pag galing sa Antipolo, humabol ako, mga madali ang galaw lang ba para makahabol. At ito na nga, papunta na tayo sa supplier kasi nga mamimili. Ganun talaga. Pag mukha kang pera at saka nangangarap ang yumaman, ganito ang gagawin mo. Kailangan, todo racket, aba, kung hindi nakatunganga ka lang, paano matutupad yung pangarap mo na yumaman, no? Sabi nga nila, itong trabaho na papasukin ko, baka hindi ko kakayanin, gawa ng panglalaki nga daw, dahil syempre magbubuhat ka ng sakosako. Ako naman, wala naman ako ibang iniisip, kundi gusto kong gawin yun. Kaya wala akong pakialam kung mabigat man yan, mahirap man yan, basta gusto kong gawin. Kaya paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Pag nagawa ko na, at doon ko nalaman na mahirap nga, doon na ako magdesisyon kung paano nga ba ang sunod na gagawin natin. Diba? Ganun lang yun. Nandito na pala tayo sa gas station. Ito na yung huli nating liko. Kasi kung lahat ng bagay, pinaiiral mo yung mga negative mong mindset, aba wala talagang mangyayari. Tapos, nakatunga ka pa maghapon na Ruiz, lalong mo lang mangyari. Kaya parang nangangarap ka lang sa hangin. Yan yung tinatawag na literal, suntok sa buwan. Ayun no, parang natatanaw ko na yung jumping ha. So mga guys, malapit na tayo sa ating destination. Nasa kaliwa kasi siya, kaya tatawid tayo. U-turn tayo bahagya kasi nga marami tayong mga kasabay ng mga sasakyan. Kaya dito muna tayo lagpasan natin ng konti. Pero hindi na tayo pwedeng magpas din sa arko na yan. Dito lang. Okay, sandali lang ha. Patatawirin muna natin sila. Dito muna tayo. Nasa tapat na tayo ng jempeng. Teka, pakita ko sa inyo mga guys. Pag titingnan mo sa labas, maliit lang. Pero pagpasok mo, laki pala nung jempeng. Kayo na bahalang tumingin. Basta yung nakalagay, may title naman dyan nakalagay jempeng. Hindi ko kasi makita rito dahil masilaw. Tara na nga, tawid na tayo. Hindi ko.
O ayan, laki-laki niyan. Siguro naman nakita nyo na. Oh. Ayan yung entrance nila. Maraming naka-display na pagkain ng syempre, mga feeds. Diyan pipili ka. Kasi bali yan yung mga sample nila. Tsaka yung nakabukas na mga sako, mga retail nila yan. Retailer tsaka wholesaler at the same time. So, tara, pasok tayo sa loob. Diyan yung makikita yung iba't ibang brand at tsaka iba't ibang tsura ng mga feeds. Tsaka titinda rin sila ng mga manok. Yung din silang paninda ng mga nakapack or mga nakapouch ba. Tsaka syempre, mga accessories ng mga manok. Itong nakabukas na mga sako na to, yan lahat, mga pang manok yan. Dito naman yung mga pang pusa, tsaka doon sa may bandang pader, yan yung pang aso naman. Kaya pwede kang mamili, kasi nga yung iba, hinahanap nila, yung mga may bones, ganyan, tas mga kulay-kulay, pati pang kulay daw, so dyan ka mamimili. Tapos, kung ang issue mo naman, issue mga presyo, aba, pumila ka doon sa counter, doon ka magtanong, doon ka mag-inquire. At dahil galing ako sa Arawan, at saka pagod ako, dito muna ako sa loob, tatambay muna ako. Nakikita niyo yung mga yan, Supremo. Mga tropa natin yan. Tsaka dito kasi, marami rin silang panindang gamot. Nakita niyo yan, kaya lahat ng klase ng gamot, sa mga manok nyo, aso, pusa, meron dito. Ano ba yung dinadandaanan na ako ni Ma'am Bea? Ito muna ako sa labas ulit kasi sila Madam Bea at saka yung mga tropa natin sa loob, busy sila. Pangarap ko magkaroon ng ganito karaming stocks, so, yung mga ganyan, iba-iba. Ano palang mabubusog na yung mga mata mo. Ito, yung mga retail nila, pinipilahan talaga. Ang daming bumibili. Minsan nga hanggang labas pa yung pila. Maigi pa din dito sa labas ng Ma'am Bea. Sarap-sarap ng hangin. At dahil tapos na nating ilista ang ating order, dito na lang talaga tayo sa labas maghintay kasi ilalabas na naman yun tapos papatali natin, ikakarga kay Magno. Ayong mga tropa sa loob, kaya walang problema yun. Mga nakatayo na yan sa labas, mga customer yan ng mga retail. Dito kasi, mga retail nila, mga mura lang kasi, kaya kahit mga malalayo, dinadayo talaga. O, ayan na yung tropa natin. Sa kanilang lahat, yan lang yung pinakamacho. Hindi naman maghuhubad na basta-basta ng ganyan yan, kung wala lang. Tapos, dalawa sa ako pabuhat, oh. Oh, para ano nangyari? Para kang si Adonis dyan ah. Dahil moment niya yan, pabayaan na lang natin. Suportahan na lang natin yung emosyon ng tao. Kasi feeling good siya ngayon eh. Mukhang naka-relax pa nga ata eh. Ooh, panis. O oh, sige, par, tama na yun. Mood mo na par. Hanapan mo na ng tali to para maitali mo na. Dito yan sa unahan yung ano. Ay, kaya dito yan dalawa no. Kaya niya yan at lalong-lalong kaya ni Magnum yan. Kaya nating lahat. Isang mahigpit na tali lang ang katapat dyan. Buti nga, dalawang sako lang yung karga namin ni Magnum ngayon. Meron pa nga, minsan, may ano pa yan, may 50 kilos pa yan ng mga Integra. Tapos yung mga cut liter, ayan, mabibigat din yun. Ayan, nakakuha na ng tali. Tara, suportahan natin to. Kailangan kasi dito may moral support. Para mas mahigpit yung tali ba? Yung unang biyahe ko kasi walang tali, kaya nalaglag. Eh, ang mahirap doon, kung walang tutulong sa'yo magbuhat para isang paulit sa motor mo, yun yung pinaka-worst. Nung sumunod, nakatali nga, nahulog pa din kasi madulas, hindi maganda yung pagkatari, hindi ganun kasikip. Buti na lang may mga kapwa driver tayo, mga matulungin. Meron naman talaga ng gano'n na pagka nakikita na kailangan mo ng tulong, tutulong. Meron namang iba, eh, wala namang pakialam. So, ayos lang naman din yan. Importante is yung mahalaga, di ba? Yung ganyan, malaglag man yan, kaya kong buhatin yan. Maliban na lang doon sa mga Integra na 50 kilos yun, hindi ko talaga kayang buhatin yun. Di ba? Sigurado ako goods yung pagkatali na yan kasi medyo ilang minuto na rin siyang tali ng tali kasi gusto ko talagang masikip. Kinabukasan, eto ulit. Guys, ayan. Tatali na natin ito kasi nga, pauwi na tayo. Ayan, ito yung magtatali. Par. Runner pa! Ayosin mo pagtali, par. Ayan. So guys, papatali natin ang maayos. Tropa natin to, no? Shout out sa mga... Ganyan ang pagkatali. Watch and learn. Ito yung daily routine natin dito. No? Actually, guys, mabenta tong ano na to kaya nga dito ako dumadayo. Mukhang flat pa yata si Magnum. Ano na bahala dyan? Nagulas pa naman kung ganitong sakit.
yung karga natin araw-araw. Minsan mas madami pa dito. Pero kaya namin yung Magnum. Magnum. Iba tayo pa. Sana. So guys, itong mga crew ng Genteng, sobra ka-friendly. Diba? Yung negosyo pa, nagpa-vlog pa, sana all. Diba? Ganun talaga, dami racket ba? Ay, lumalabas din tayo sa ano, sa, kumakanta ba sa mga ano? Sana all na lang talaga, maraming racket ano? Ayaw naniwala niyo. Sana par. Hindi, may tipping ako nung nakaraang ano. Tingnan mo yung ano, sa page ko sa Facebook. Ate Fid, Ate Fipa din. Lahat na pinapasok ko par, kulang na nga lang. Pero ay, wag naman nila akong patulayin sa alambre par. May dula ako eh. Yun, hindi ko na kaya yung talent na ganun. Buwis buhay na yun eh. Pambulgas. Kayaanin mo par, para may pambulgas. Kaya nga. Lagari kaya dito talaga dito. Yes guys, itong ano na to, pang sustain sa pang tagay, okay na to. Pero pang sustain sa jowa, wala pa eh. Kaya racket mo na tayo. Ano pa? Ano pa ba lang pa? Ganito yung kasira na ako. Ay! Pa! Atin ba pa? Atras natin sa pin. Nakakayaman mga guys, pero ganito ko. Speed gun. Okay. Baka mo na pa. Bye everybody!